Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanong ako? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay pangalan ay... Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Ito Jingkoy. Sa kakasumagin. I am testing your credibility. Ngayon, kung ito, dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito. Hindi. Huwag niyo akong ituro na hindi ko alam. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as a... Inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbisigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales?
Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung... Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng civil service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ayaw mo sa kalumilihis sa mga katanungan? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting you. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jingkoy. I am testing your credibility. Kapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please, Your Honor. Address through the chairman para hindi masyado init yung usapan. Don't debate my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the decision? No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting you. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jingkoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Ang ipinunta ko po rito is... resource person po ako para dito sa PDEA-Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, yes, go ahead, sir. Ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibility. I am just reading
all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, didi-discredit ko agad yung credibility mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Wala ka, tinanong kita last hearing. Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba? Paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Pagkita niya ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. Declassified documents na pinirisinta po nung vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, ng mga kawanin ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay, yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas okay. po yun. Eh. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I ask you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, ibay mo. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala iyan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ako. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is kasi ang nandito ngayon is a photocopy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, lang. Mr. Chair. Huh? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo nag-rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Okay. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the Comsec administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, babago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Sir Ronald. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question.
hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Ganoon na nga po, Your Honor. I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit? So, kumpir mo na ayaw mong sabihin. Alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chase, hindi po kakayanin ang konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are not testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung credibility mo dahil nga hindi mo masabi ang informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor, Mr. Chair, if I may first. Yes, go ahead, Senator Jingoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong niyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. E dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa pagkapa. Yeah. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon po dun sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkaka-imbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapaano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangalo sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nandoon lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng andyan, information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales, andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here. Kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po,
ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, that ito ha. May nakarating sa akin impormasyon galing from other former PDIA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli noong informant na yan. Ako, just what I received, isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDIA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinier ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinier ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Chair, unless he names the unless he remembers the name of his confidential informant, in my opinion, his credibility is zero. Hindi na ako nag as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDIA leaks. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan. Yung pala, inirecord niya yung aming conversation, which he showed sa vlog, yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo akong idamay dyan. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDIA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede o, Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O, pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisiye na itatago nyo pa kung sino director general nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan kayo, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDIA galing NARCOM, iilan ang taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PDIA. Para i-organize ang PDIA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDIA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narkong, maramihan, pulis, nag-issue na... PC, sir. PC, INP. Narkom. Narcom. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former president Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer.
How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we don't have 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PIDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito, eh kasalanan ng PIDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga cases, anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals, nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, eh marami abogago eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal... Ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation intelligence? Name the armed forces units, unified commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PIDEA ako intelligence. PIDEA is intelligence based. Hindi mo naman kailangan, sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carrion. Eh, hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one. Nagkakamali rin ako. Pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nito mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody but I'm everything. You may be something but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PIDEA Chief, General? I was PIDEA Chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy. Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003. From the military service. No, from PIDEA General. Kasi iba na yung administration. Dahil nanalo na si, palitan na si President Gloria. So you resigned na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi. Automatic naman yun. Courtesy because I was a political appointee. Courtesy resignation. I had to go. All right. Mr. Morales, kailan ko pumasok sa PIDEA? 2009, General. Oh, so nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa dormat sila eh. Dormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng... Ano, represent, Your Honor? Kasi po, kinomply ko po yan doon sa
PIDEA admin. Kinumply ko po yan. Yan pong mga inaano ni, ano, hindi ko po alam yan na, ano, basta kinumply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Eh, wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at sa, ang tanong sa'yo, have you been, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the roles? You said, no. Di sinagot mo, no. Maliwalit ka. Your Honor, iyon nga po kinumplay ko po, Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi Mr. mo, yes, Chairman. You have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment recruitment doon. General Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman niyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang, kahit sino naman yan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka dalawa pa yan, iladagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, masasabihin mo, Juan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve. Maraming requirement ang criminal prosecution.